Yan guys, oh. Damihan natin, ah, para masarap. Guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pala dispiras ng bagong taon. Mamayang gabi, hating gabi, bagong taon na. So ngayon guys, gagawa tayo ng kakanin, malagkit na kakanin. Pero hahaluan natin ng ano, ng ubi. So ngayon, maghukay tayo ng ubi guys. So tara, umpisa na natin. So ito pala guys, yung huhukayin natin na ubi guys. Yan po guys, oh. Meron tayong tanim. Kaya di na tayo bibili. Yan yung laman niya guys, oh. Ito hindi pala ito laman. Bunga pala niya ito guys. Ito guys, oh. Bunga niya yan. So pababayaan lang natin yan dyan. Lalaki yan. Ito talaga yung ano niya, oh. Ito talaga yung puno niya. Ito po. Ito yung tinanim natin noon. Wala pa isang taon to. And guys. So, simulan na natin ang paghukay. Meron guys. So puputulin natin guys yung kanyang puno para tutubo pa siya muli. Ito guys, oh. Tapos yung puno niya guys, ibabalik natin muli dito sa lupa para mabubuhay pa siya. Eh, dalawa pala siya guys, oh. Dalawa pala siya. Meron siyang kakambal. Guys. Ito pala guys yung kanyang bunga guys, oh. Ito pala guys yung kanyang bunga. Ito yung tinatanim. Ito guys, oh. Ito yung tinatanim na guys. Lalagay lang to sa lupa. Mabilis naman to matubo. Kaya mabilis siyang maparami kasi marami siyang bunga. Time natin to.
Ito pala guys, oh, nakikita niya yung laman niya. Oh. Yan. Ubi ho yan. Kulay violet. Ubi nga. So ganito lang pala guys natin yung gagawin natin, oh. Puputulin siya natin dito. Tapos kunin natin yung laman. Aroy. Lalim ay. Kala ko nasa taas lang. Lalim pala. Mas maganda guys kung itatanim siya sa malapit siya sa puno para yung katawan niya eh aakyat sa puno kaya mabilis siyang maglaki yung laman niya. Aroy, malaki pala. Yan guys. So ito po. Kinis ay. So yung puno niya guys, lalagyan natin ng lupa para tutubo pa yan. Para sa susunod na taon eh may huhukayin naman tayo. Lagyan lang natin ng lupa. Kasi pag binunot natin yan eh mamamatay siya. Kinuha na nga yung laman eh papatayin pa natin siya. Kawawa naman. So lagyan natin ng lupa para ma-smell naman siya. Ito pala guys yung kanyang ano, katawan, oh. Laman yung kinuha natin noon. So ito yung dahon niya. Ganito. Ganito po yung ubi. Sa hindi nakakilala ng ubi eh, now you know. Yan po. Violet na ubi. Dito ko pala pinapaakyat yung ubi ko guys, oh. Yan. Pero hindi man siya umakyat, nahiya siya. Liit na lang tuloy yung laman mo. Yan yung ating mga pineapple guys. Tapos yung mga gabihan natin. Ito yung tunay na gabi. Yan. Yan guys, yung mga gabihan natin at mga papaya doon hanggang sa taas ho yan. Buti na lang hindi pinadapa ni Odette kasi nilagyan natin ng support. Yan guys, yung iba guys, oh. Ito siya. Ito po siya. Ubi ho yan. Ito yung puno niya, oh. Ito po yung puno niya guys. So hindi na natin hukayin yan para lalaki pa. Tama na yun, nakuha natin na yun. Ito pa pala guys yung nilagyan ko na support na papaya, oh. So effective guys, hindi siya natumba. Aroy, umulan man. So hapon na kasi tayo dumating dito sa bahay kasi nagpasada pa ako ng tricycle. So babalatan na natin guys yung ubi na nahukay natin kasi lalagain natin to.
So ngayon guys, hugasan muna natin. So hihiwa-hiwain na natin siya guys. Mga ganito lang kalalaki para madali siya malaga. So okay guys, lalagain na natin. Wala guys, yung nilaga natin na ube na binalatan natin kanina guys. Ito yung ingredients natin. So ilagay na natin dito. So ito pala guys yung ingredients natin. Lalagyan na siya natin ng ano, ng powder na malagkit. Tapos lalagyan siya natin ng asukal para matamis siya. Ito. Tapos yung itutubig pala natin guys, gata guys, gata ng niyog. Nakahugas na tayo ng kamay. Ngayon, anuhin na natin siya. Haluin natin siya. Tapos, pipigain natin yung ube na nilaga natin para mahahalo siya sa ano, sa malagkit. Maganda yung gata kung lalagay natin para hindi siya madikit sa ano, pinaghahaluan natin. Kasi pag tubig yung nilagay natin, didikit siya sa ano dito. Kasi malagkit, kaya didikit talaga. Kansahin lang natin yung tubig na hindi naman magdami. Pangit naman yung magdami. Yung ubi na yon ipipisain natin para magiging powder din siya. Kasi malambot naman yon kasi nilaga natin. Haluin natin na mabuti para magmix talaga yung ubi at saka malagkit. Malagkit. So tapos na natin guys, haluin yung may halong ube. Ngayon guys, yung tunay na malagkit naman, yung pure na malagkit lahat.
Kita nyo guys, oh. Di siya dumidikit sa ano, sa dito. Pagata yung ginamit natin. Pag tubig yung ginamit natin, eh, didikit talaga yan. Kaya gata yung gagamitin natin sa malagkit. Pag nagtubig kayo, ganito yung ginagawa nyo. Haluin lang natin ng mabuti para mag-mix talaga yung asukal sa kanya. So, ganito pala guys yung gawin natin. Babaluti na natin siya. Yung una muna, yung may halong ube. Tapos, yung puti sa gitna. Tapos, yung may ube naman dito. Tapos, babaluti na natin guys. Ganito na yung kalalabasan niya guys, oh. Para maiba naman yung violet dito, tapos dito puti, tapos violet dito. Babalutin na natin guys. Yan po. Hanggang sa maubos. Na pala guys yung ating kakanin. Yan na guys, oh. Yan, sarap yan guys. Malagkit. So, kain na tayo guys. Ay, bago pa lang lahat, eh, lalagyan pala natin ng sesame seeds. Yan guys, oh. Damihan natin ah, para masarap. So, kain na tayo guys. Sarap. Mmm. Lagkit. Ang lagkit. Sarap ng ube. Tsaka, mas malagkit pa siya pala lalo. Sarap guys, sarap. Lagyan pa ulit natin ng sesame seeds. Ah, kasarap-sarap ah.
sarap. Guys, sarap. Sarap. Ang dagkit. Lagyan pa natin ah. Sarap siya guys. Ayos. So maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-subscribe na lang po at paki-hit yung bell button para updated ka sa ating susunod na video. So maraming salamat sa inyo guys at Happy New Year po sa inyong lahat.